Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ako si Christine Lorraine P. Bautista at ating tatalakayin ang PROCEED at ang bagong kurikulum sa paaralang elementarya or ang NESC. Ano nga ba ang PROCEED? Ang PROCEED ay Program for a Comprehensive Elementary Education. Ito ay 10 taong programa para sa komprehensibong edukasyon sa elementarya. Ito ay iminungkahi ni Dr. Minda C. Sataria, Direktor ng Kawanihan ng Edukasyong Elementarya. Ang PROCEED o ang Program for Decentralized Education ay umusbong noong taong 1995. Nagkaroon ng pagsasanay ang mga guro at nagsimula ito noong Gresya 1. At ngayon naman ay dadako tayo sa mga component ng PROCEED. Ito ay ang misyon at pagpapahalaga, paglinang ng kurikulum, pagpapaunlag at kagalingang pangguro, pagpapabuti ng mga kagamitan, paghahanda ng mga kagamitang pampagtuturo, pamamahala, pananalapi, edukasyong pangkalusugan at edukasyon bago mag-elementarya. Ano nga ba ang misyon at ang pagpapahalaga? Ang pagkakaroon ng personal na misyon sa buhay ay hindi madalian o nabubuo lamang ng ilang oras at pagpapahalaga sa bagay-bagay sa kung anong gusto mong matamo. Magkakaroon sa halimbawa, ang misyon ay kung ano yung gusto natin na gawin, kung ano yung gusto natin na patunayan sa sarili natin, or kung ano yung gusto natin na makamit. At sa pamamagitan ng pagpapahalaga, mapapahalagahan natin kung ano nga ba yung mga kung ano yung meron lang tayo. Hindi natin kailangan ng magagarbo or iba pang mga bagay na hindi naman natin kailangan. Ang pagpapahalaga ay kung ano yung mga meron tayo na mga makakailangan natin sa para maabot natin kung ano yung mission natin. Pangalawa, ang paglinam ng curriculum or curriculum development. Ang curriculum development ay upang mapaunlad ang mamamayan sa tulong ng edukasyon, kinakailangang mahusay na ilahad ang kalipunan ng kurso at gawaing pampagkatuto. Ang paglinang ng curriculum, halimbawa, ngayon ay may bago na tayong curriculum. Ito yung curriculum ng K-12 kasi sumasabay tayo sa kung ano yung nangyayari sa buong mundo. Ang curriculum K-12 ay nakatutulong sa atin upang mas matulungan ang mga mag-aaral kung ano nga ba yung mga kailangan na matutunan nila para pagdating ng araw, paglabas nila sa classroom o sa apat na sulok ng silid na kanilang pinapasukan, ay alam nila kung paano kumilos o kung alam nila kung yung mga bagay na kailangan nilang malaman. Ayon kay Ragan at Shepherd, isang daluyang nagpapadali kung saan ang paaralan ay may responsibilidad sa pagpahahatid, pagsasalin at pagsasaayos ng mga karanasang pampagkatao. Katulad nga nung sinabi ko kanina, ito ay ang paaralan at ang component ng PROCEED na paglinang ng curriculum ay nakatutulong sa bawat individual o sa bawat mag-aaral upang malaman nila yung mga dapat na malaman ng mga mag-aaral. Kung ano yung dapat na ituturo na ng sa loob ng paaralan at upang magamit ito ng mga mag-aaral paglabas nila ng kanilang silid-aralan or paglabas nila ng kanilang bahay. Ikatlo ay ang pagpapaunlad at kagalingang pangguro. Magbibigay na lamang ako ng halimbawa upang mapaunlad at ang kagalingang pangguro. Ang mga guro ay maaaring umattend ng mga seminars na mga seminars na kung saan makatutulong ito sa kanila at magbibigay ng bagong kaalaman upang mai-apply nila o yung strategy na mapapag-aralan nila sa seminars na yon ay may a-apply nila sa loob ng kanilang klase. At yung mga bagong kaalaman na kanilang matututunan ay maaari nilang ibahagi sa kanilang mga mag-aaral. Ang ika-apat ay ang pagpapaunlad ng mga kagamitan. Ayon sa pag-aaral ni Mixie noong 2011, makatutulong sa pagpapabuti ng kalagayan ang pagkakaroon ng mga guro ng pag-iisip
na tumingin sa magkabilang panig. Kailangan din ng mga guro ang patuloy na paghahasa sa kanilang kaalaman at profesyon. Pananaliksik sa iba pang paraang makatutulong sa pagpapabuti ng pag-aaral ng mga mag-aaral. Katulad ng ibinahagi ko sa inyo kanina o yung halimbawa ko sa pangatlo sa pagpapaunlad o kagalingang pagguro, isa din sa halimbawa dito ay ang seminars. Seminars patungkol sa paggamit ng mga teknolohiya dahil ang henerasyon ngayon ay marami ng umusbong na makabagong teknolohiya na kung saan maaaring gamitin ng mga guro upang ibahagi nila sa kanilang mga mag-aaral ang nang mas malinaw sa pamamagitan ng TV na i-connect sa laptop at doon ma-flash yung PowerPoint presentation or kung may pictures at video na ipapakita ang kanilang guro. At para naman po sa panglima, ang paghahanda ng mga kagamitang pampagtuturo o instructional materials development. Lalong makabuluhan ang pagtuturo kung mararanasan ng mga mag-aaral ang aralin. Kaugnayan dun sa pang-apat na component ng PROCEED, maaaring sa paggamit ng TV at ng laptop ay maipakita ng guro yung video na kung paano nga ba. Halimbawa na lang sa paggawa ng mga tela, kung paano ginagawa yung tela, kung paano maghabi, kung paano mag-create ng or gumawa ng mga jar, gumawa ng iba't iba pang mga bagay na kaugnay dun sa kanilang pinag-aaralan. Isang halimbawa dito upang mas lalo na matutunan ng mga estudyante ang kanilang paksa ay pwedeng gumawa o magsagawa ng field trip upang maranasan ng mga mag-aaral yung isang bagay kaugnay dun sa kanilang paksang tinatalakay. Ang ika-anim naman po ay ang pamamahala o management. Nangunguna nagiging daan upang maisakatuparan ang isang bagay. Sa pamamagitan ng pamamahala na itinuturo sa mga mag-aaral, makatutulong ito upang paano nila pamahalaan o paano nila maaabot yung isang bagay o yung kanilang misyon sa pamamagitan ng kanilang pamamahala. Kung paano ba nila maisasakatuparan ang misyon na iyon. At kasunod po ay ang pananalapi. Ang pananalapi ay makatutulong din, isa sa component ng PROCEED na makatutulong din sa mga mag-aaral na paano mag-manage ng maaring ituro ng mga guro sa mga mag-aaral kung paano nga ba mag-manage ng pera na hindi lang puro sa gantong bagay gagastusin. Meron tayong tinatawag na yung kung ano yung wants at kung ano yung needs. Pwedeng ituro sa loob ng paaralan kung paano nga ba natin i-manage yung pera na hawak natin sa hindi lang maaari itong ituro habang bata pa lang upang sa pagtanda nila ay alam na nila ang kanilang gagawin. At ang pang-8 ay ang edukasyong pangkalusugan o school-based health environment. Ang edukasyong pangkalusugan ay binubuo nito ang kaalaman, kakayahan at positibong kaugalian ng mga tao at komunidad ukol sa kalusugan. Maaaring ituro sa loob ng paaralan kung paano nga ba natin mapapangalagaan ang ating pangkalusugan o ang ating katawan. Maaari din na ituturo ng mga guro kung ano yung dapat na gawin natin sa araw-araw na exercise upang mas mag-function o gumana yung ating katawan at hindi lang yon upang makatulong sa ating pag-iisip na makapag-isip ng mga bagay-bagay. At ang panghuli ay edukasyon bago mag-elementarya o pre-elementary education. Ang layunin ng PROCEED ay natutulungan ang bawat mamamayan sa pagtatamo ng mga batayang kahandaan sa pagiging mulat, may disiplina, makabayan at may pananalig sa Diyos. At nililinang nito ang digong makabayan sa pamamagitan ng pagtatamo ng mga batayang kasanayan sa sining at komunikasyon, mapa-Ingles, Filipino, matematika at sibika. Ngayon naman ay dadako tayo sa NESC. Ang NESC ay nabuo bilang bahagi sa pag-implementa ng PROCEED.
Ang curriculum na ito ay nakapokus sa kalalabasan o mga natututuhan ng mga mag-aaral. Ang 3 R's core in learning ay reading, writing, at arithmetic. Ang layunin ng NESC ay ang 4H. Ano nga ba ang 4H? Ang 4H ay, ang unang H ay ulo o paglinang sa intelektual. Ang pangalawa ay heart o puso o pagpapahalaga. Ang values. Pangatlo ay ang hands o kamay o batayang kasanayan sa paggawa. Pang-apat ay ang health o kalusugan o kagalingang pisikal at mental. Ang curriculum na ito ay makatutulong sa pagbuo ng kakayahan sa pakikinig, pasasalita, pagbabasa, pagsukat at pag-iisip sa Ingles. Ano pa nga ba ang mga layunin ng edukasyong elementarya? Ang layunin ng edukasyong elementarya ay nilalayon ng edukasyong elementarya na linangin ang espiritual, moral at pisikal ng mga kakayahan ng mga mag-aaral. Magdudulot ito sa kanila ng mga karanasan sa demokratikong pamumuhay at inkental na kaisipan at sa loobing kailangan para sa isang matalino, makabayan, makatwiran at kapakipakinabang sa pamayanan. Sa ikapagtatamo ng ganito mga layunin, ang edukasyong elementarya ay magdudulot ng mga gawain para sa una, pangkikintal ng mga pangpapahalagang espiritual at sibiko at sa paglinang ng isang mabuting mamamayang Pilipino na may pananalig sa Diyos at may pagmamahal sa kapwa-tao. Ang ipangalawa ay pagsasani ng mga kabataan sa kanilang mga karapatan, tungkulin at pananagutan sa isang lipunang demokratiko, sa isang aktibong pakikilahok, sa isang maunlad na kapakipakinabang na buhay, pantahanan at pampamayanan. Ang ikatlo naman ay ang paglinang ng pangunahing pangunawan ng kulturang Pilipino, mga kanais-nais na tradisyon at gawin ng ating mga ninuno at kabutihan ng mga mamamayan na pangunahing kailangan sa paggamit ng pampambansang kamalayan at kaisipan. At ang ikaapat ay ang pagtuturo ng mga batayang kaalamang pangkalusugan at ang pagpatatag ng mga kanais-nais na gawi at ugaling pangkalusugan. Panglima ay ang paglinang ng karunungan sa vernacular, Pilipino at Ingles upang maging kasangkapan sa patuloy na pagkatuto. At ang panganim ay ang pagkakaroon ng mga batayang kaalaman sa loobin, kasanayan at kakayahan sa siyensya, araling panlipunan, matematika, sining at gawaing edukasyon at ang matalinong paggamit nito sa angkop na sitwasyon sa buhay. Yun po ang nilalaman ng ang PROCEED at ang bagong kurikulum sa paaralang elementarya o NESC. Muli, ako po si Christine Lorraine P. Bautista, ang inyong tagapagtalakay sa umagang ito. Paalam!